with me this time is one of the brightest, most exciting people in Philippine entertainment ever. Multi-talented. He can sing, dance, act, especially host. And he's a very, very good person. Pero ang gusto talaga naming malaman ay kung talaga bang willing siya at mahilig siyang mag all the way. Friends, Jojo Alejar, Jojo A. So it's Alfredo Rizalito. Yes. Alejar. Alejar. Okay. Alfredo, sa iyong steakhouse? I wish. Okay. Pero that's just funny na sinabi mo yan kasi ever since, anim kasi kami magkakapatid. Puro Alfredo kami. Okay. We differ in second names. Eh. So, okay. Alfredo Marcos, Alfredo Angelo, Alfredo Rizalito, and so on and so forth. So, tinatanong, bakit kayo lahat Alfredo? Okay. Inyo ba yung Alfredos? Siyempre, pag tinatanong, sinasabi ko, oo. Hindi nga. Tapos, oh, pero binabawi ko na rin. Binabawi ko naman. Oo, oh, kasi humingi ng discount. Alfredo Rizalito, because June 19. Okay. Yes, correct. Bukod sa pagiging babaero, anong mga katangian ni Rizal ang meron ka pa? Well, yung babaero type, hindi ko alam. Yung heroic acts niya lang naalala ko eh, no? Bukod sa kanyang mga yung mga katangian ni Rizal na meron ka dahil ikaw ay pinangalan sa kanya. Apart from being namesake, you mean, no? Kasi sabi mo kasi dinename yung babaero. Hindi, so, well siguro like Rizal, pareho kaming makabayan. Mm-hmm. Pareho kaming naniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino, lalo na ng kabataan. Mm-hmm. At katulad ni Rizal, actually sa kanya ko natutunan 'yon, and he said it also. He said once that intelligence daw without courage is nothing. Galing kay Rizal yan eh. So, ako, inilalagay ko rin yun sa, at sinasa puso ko na kahit ikay matalino, eh, pero wala ka namang, meron ka nga nito, no? Meron kang head dito, wala ka namang balls, bali wala rin. Okay. No? So, dapat magkasama yun. I see to it na if I have something that I can share here, hindi ako nag-aatubili o hindi ako nag-hesitate sabihin yung anong gusto ko. Especially kung sa tingin ko ito yung makakatulong at ito yung makakapagbigay ng, you know, ng pagbabago na maganda sa kapwa ko o sa bansa ko. Okay. Ayan. And Bagong Bayan awaits you. Ganun ba? Okay na. Mas magaganda ang punchline dito ah. Anyway, hindi. O yun naman talaga, di ba? Idol ko rin si Rizal. Oo naman. Rizalista ako ah. Good. Hindi, idol ko talaga si Rizal. Eh, you know, alam mo, ito muna, may punchline pa ba yun? Wala na. Alam mo kasi, ito nakakatuwa lang, para sa mga millions of viewers mo, Butch, ano eh. Ako, birthday ni Rizal. Okay. Ang pangalan ko, Alfredo Rizalito. Yung kapatid kong bunso, sumunod sa akin, ka-birthday naman ni Andres Bonifacio. Okay. November 30. Okay. So siya naman, Alfredo Andre. So, AA siya. AA naman siya. Okay. Ganun. So kami, ganun. Tapos, yun. Kami, so, kaya, AAA. AAA. So pareho, puro, ano. Okay. So, you know, it's all heroes, no? So, okay. Yun. So, ilang magkakapatid? Anim kami, puro lalaki. Okay, eldest ang artistang si Toby Alejar. Okay, Toby, yeah. Siya. We will get to his life later, ha? Okay. Parang gusto ko ng update kasi marami ding naging fan si Toby Alejar, yeah, di ba? Yeah. Nauna siya sa iyo. Nauna siya sa akin. Nauna siya, di ba? Siya talaga ang ano. And then, yung family background, your father Alfredo was a businessman? Yes, he was a businessman. Into what? Ang forte niya talaga is trading, mm-hmm, and marketing. No, trading what? Everything eh. Kasi I remember meron kaming A1 integrated sales, no? Andun yung batteries, shirts, apparel,
car accessories noon. Tapos we ventured into real estate, ganun. Ganyan ang tatay ko. You had new clothes every day. Ah, hindi na, hindi naman, hindi naman. Ano lang, yung ang nanay ko kasi may tahian kami noon eh. Mm-hmm. Oh, so mga shirts kami nagbibigay sa mga department stores noon. Tapos mayroong mga corporate na mga damit, ganun. Kami nag-ano. So, Marikina ba kayo? May house kami sa Marikina. Aha. Pero Quezon City talaga kami. And then we transferred to Marikina kasi Marist boys kami lahat eh. Okay. So, para mas malapit, nag-Marist kami. Nag-Marikina kami, sorry. Oh, kasi I remember, I wrote an article and I made a mistake. I made a huge mistake, sinasabi ko, that we went to Claret. Oh. And then, nag-react ka, pinadala mo nga ako ng Subpina eh. Hindi naman. Sabi ko, Kuya Butch, ano yata tayo? Baka, alam mo, very clannish ang mga Marist boys. Yeah, eh, yeah. You know? So, we love our school, you know? Uh-oh. Na kami eh talagang, siyempre, from talagang, ano, hanggang high school days, hanggang doon kami. So, talagang very close kami day in, day out. So, yeah. Kinore ko naman. At ang sabi, nag-react din ang Claret ang School. Oh, sabi ayaw na, nila. Ay, salamat. Ayaw din nila. Hindi ganun, naman. Ha? Kasi, putting things in their proper perspective. Oh, yan. Doon may mga kaibigan naman tayo. Sa Claret na. Okay. Tapos, kasi yun nga, yun ang malapit sa bahay. Oo, malapit sa bahay. Oh. Tapos, pero nung bata ka, cute ka na? Ay, sobra. Okay. Ubod. Okay. Oh, pwede na tayo mag-guess. Matatanda na tayo, so pwede na natin. Medyo-medyo. No. Oh, sobra, grabe ako. Ang cute-cute ko nung araw. Okay. Papadala ko yung picture. Sige. Papadala okay, ko. Sige. In fact, sepia. Oh, pero digitalized. Kaya malinaw na. Oh, sige. In fact, ito when I was in grade prep, grade 1, grade 2, mm-hmm. Hanggang kasi nung grade 1, prep ako tsaka grade 1, I was in Sacred Heart, Our Lady of Sacred Heart in sa Quezon City, no? Saan ito? Ano yan? Ang tawag naman si Adelady. Our Lady kasi. Adelady. Saan ka nag-aaral? Adelady po. Ganun, Adelady. Sa may ano yan? Sa may tumbok ng Banawe. Sa may Lourdes School. No. Malapit. Our Lady. No, ang Lourdes. Nasa Mandaluyong yan. Hindi. Meron sa... Meron ba doon? Original. From Intramuros. Lumipat yan. Ganun ba? Hindi ko ano na. To? Nang mayon. Tapos sa retiro tapos tsaka hindi ko na alam yan kasi okay. That was a long time ago. So andun ako sa sobrang sabi ganun eh ito naman eh ano lang naman no may mga tawag dito mga fourth basta high school kasi co-ed yun eh okay. Pinupuntahan ako noon mga girls doon fourth year high school basta high school at sila prep ka lang prep lang ako okay. Kinder prep tapos grade 1, pupunta yun doon. Tapos kinukuha nila ako, nilalakad nila ako, tapos pupunta nila ako. Tapos ganyan, siyempre. Tapos sabihin nila sa akin, siyempre, babe, halos bata-bata pa ako. Doon ko una narinig yung, uy, yan, hintayin ka namin ha, paglaki mo ha, ganun ha, ganyan-ganyan talaga. Ako naman, siyempre, kiss mo nga ako, kasi siyempre, kikiss ko, di ba? Saan? Ayun nga, kiss mo ako dito, kikiss agad ako. Siyempre, hindi ko alam. Kiss mo ako dito, uy nga, tawan, naalala ko, kiss mo kaya. Ano pa, abuse child ako eh. Uh-oh. Abuse child talaga ako. Doon pa lang naka, siyempre, wala nang ano, tapos nang ano. Naalala mo silang lahat? Hindi ko na maalala, pero. So, pwede pa natin kasuhan? Pwede. Hindi, okay lang. Kasi at an early age, akala ko tapos na yung breastfeeding. Pwede pa pala ang ganung edad. Mga, again, mga 70s. Breast milk is still best for still babies. Okay. So, ganun. Kinukuha nila ako hanggang, ganun ako. Ang cute ko talaga nung araw. ngayon pakit na lang. Nandun pa naman yung ano to. So, pero I was told parang ano to, you were bullied as a child. Actually no. No. Actually it's the other way around. You were bullied. No, I was never a bully, pero kasi ang turo sa amin ng tatay ko kasi huwag kang miski yung mga gago-gago diyan, no? Matatapang bully-bully diyan.
huwag kang matapang na ano. Kasi malaman lang nila na kakasaka, iilaga ka na yan eh. Eh, kakasaka ko eh. Okay. Lahat kami magkakapatid. Kahit sino, miskin naman yung show business eh. Uh-huh. You know, wala naman nag ano-ano sa akin dyan kasi miskin yung supposed to be mga action star na sila noon, di ba? Pero... Kagaya nino? Basta, you know. Isa lang. Hindi, mga bata pa naman kayo noon, eh, di ba? No, wala. Kasama sa Das Entertainment? Hindi, wala. Hindi, sabihin, iniilaga nila ako because alam nila... Ilan ba nag-action star sa Das Entertainment? Alam nila... Mm-hmm. Basta yun, sabi ng tatay ko, kahit hindi ka siga, alam na lang nila nakakasaka, iiwasan ka eh. Eh, alam nila kakasaka ko eh. I mean, even if I lose a fight, I will fight. And then, if I lose now, I will come back tomorrow and fight you again until I win. Okay. Nakapaglaro sa kalye? Ako? Oo. Oh yeah, kalye boys kami noong okay. Araw, lahat. Wala bang, ano ba mga laro noong araw? Uso na ba noong isabong? Wala pa. Eh kung meron na nun. Ha? O, baka may manok na ako. Pag meron na, may manok na ako siguro. Laban natin ito, manok natin. Di ba? Okay. The usual, Jolens, ano ba yung mga laro natin nun? Yung ganun, yung... Text. Chato, text. Okay. Sipa. Chinese garter. Chinese garter. Oh, Chinese garter. Oh, kasi may mga kaibigan kami mga babae. Siyempre, para ano, uy, Diyos, sali kang Chinese, Chinese garter. Mother may I. Naalala may Mother may I? Di mo alam yun? Ay, yung bang, sama kayo, no? Tapos, oh, sige, mga dyan, no? Mother may I, Mother may I. Tapos, sige, sabihin sa'yo, Jojo, come here, two steps. Mother may I? Yes, you may. One, two, three, and, oh! I said two steps only. Bakit tatlong taon? Ay, sorry. Ah, no. You have to kiss the mother. Oh, kiss the mother. Oh, sino may mother nun? Ay, hindi ko nga maalala. Basta alam ko kasi namin siya i-kiss. mga kaibigan namin sa ano? Sino ba mga crush of bayan ng bata ka? Nandun kami sa ano eh. Sa sige, sino ba yun? Sila Atang Dalarama? Hindi naman. Sobra naman yun. Okay. Hindi naman. Pero I had napakasaya yung childhood namin. Ay, ako andam. Sa Marikina. Marikina, Tomas Morato. Ano pa lang ang Morato nun? Mapakaliit na daan pa lang. Sa Palok Avenue pa ang tawag? Ah, hindi ko mainabot yan. Alam ko Tomas Morato. Ay, hindi. Pero, ah, yes, I think. Hindi. Siguro hindi, Tomas Morato na. Tomas Morato. Ikaw naman sa Palok. Si Kuya Butch po kasi ay... Hindi, sa Palok Avenue naman talagang tawag doon nung araw. Kasi maraming Sampalok. Ah, well, basta nung ano ko, type, nung ako'y bata-bata okay. Pa nun, Tomas Morato na yun. Pero maliit lang yun. And alam mo, killer highway yun nung araw. Oh, yung Tomas Morato na yun, killer street. Hindi umaandar sa traffic yun ngayon eh. Ngayon. Okay. Pero noon, grabe, ayun ako. Well, sorry Lord, marami akong mga kababata nasagasaan doon. Kaya kami lumipat din ng ano. Ado kayo sa Tomas Morato talaga? Tomas Morato kami mismo. Anong, kasi yung office ng tatay ko. Anong scout? No, doon mismo, Tomas Morato. Ano na siya what ngayon? Is now Homeowner Savings Bank ito, ano? Sarado yun ngayon. Ang katapat nun was my dad's office building. Andun, tapos yung, sa third floor, doon kami nakatira. So ano na siya ngayon, establishment na yun? Ano na siya eh. Yung parang kainan na maraming ano doon. Puro kainan siya. Okay, bago mag-river. Sapa, di ba? Pagkagaling mo ng, ikaw, dito ko nga pala. Oh. Pagkaliwa mo ng E. Rodriguez from E. Rodriguez, diba, okay. Gasoline station. Pababa kang konti, may malalaking building dito sa kaliwa. Yung katapat nun. Yung mga McDonald's yun eh. Malapit sa McDonald's. Hindi, McDonald's. Ganun yata. Malapit kasi E. Rod ka. E. Rod side E. Rod side. Yun. Di ba dati may mga may Ka-Freddy's pa dun eh, noon eh? Ano eh, Ka-Freddy's, Bandaro na yun. Bago pa mag-Ka-Freddy's. Yung Texas something. Oh, that could be it. Hindi ko na... Oh, yun. Basta doon kayo nakatira nung araw. Doon kami nakatira nung araw. Okay. Medyo liblib pa nga yun nung araw. Oo, noon. Kaya ang dami, walang ilaw dun. Nung araw, walang ilaw. So, ang dami nasasaga. Well, so, killer highway siya. Killer highway yun. Before Commonwealth was the killer highway. Tomas Morato. Was. Ngayon naman...
killer highway para siya, mamamatay ka sa traffic. Oh. Talagang kung ano, mamamatay ka sa traffic. So sobrang inis. Oh. Oh, pero yung energy na pinakita mo eventually sa showbiz, your mga moves, meron ka na ba talaga nun? Ako, alam mo, ito totoo to, ha. I did not even make the high school dance club. Hindi ako nakapasok. Sa Maris. Bakit? Merong grupo nun. Ewan ko kung hindi ako, basta, junior ako nun. Ang mga head ng dance club supposed to be na grupo-grupo, were the seniors. Mm-hmm. Seniors sila. Hindi kami nakapasok. Pero nagtayo kami ng sarili namin grupo. So sabi ko, pero illegal? Oo, hindi kami kasama doon. Okay. No? So kami lang na kami ganun, practice, sayo-sayo. Kasi nung time naman natin, wala namang banda-banda masyado doon. Eh. Bakit ka hindi tinanggap? Hindi ko alam eh. Actually, hindi ko naman. Ang ano ba in-audition mo? Ha? Baka naman yung maglalatik. Hindi. Maglalatik. Hindi ko naman, nalimutan ko. And actually, even prior to me, o yung grupo namin na mag-audition, inano na agad kami. Hindi kayo pwede. Kami lang to. Yan, the usual, ano. So, okay lang. Nagsisisi ba sila? Sana. Hindi ko na inisip yun eh. Pag ako nandun naman, okay na. Basta I was able to achieve what I wanted to do and do what, you know, hindi ko na inisip yun sa kanila. Wala ka ba nung natatandaan nyo itong mukhang to? Walang ganon. Hindi, wala akong ganon. So, hindi ka naghihigit. In fact, nung nagkita kami, naalala ko noon, ito, true story. No audition ito. Master to, ha? Hindi. Okay. Nung nagkita kami noon, grand variety shows, di ba? Uso nung araw yun, yung mga sa colleges, inibita ka. May grupo din sila eh. Oh, well, parang walang nangyari. Kamusta? Ganyan. Okay lang. Ganyan. Yung una, naiilang sila sa akin kasi parang, alam, siguro naisip lang, ay, sige, nangyari lang ito ha. Pero okay pa rin sa ako. Kasi para sa akin, bali wala na yun eh. Buti, hindi ko na iniisip yun. Importante, what's ahead in front of me, yun na lang iniisip ko. Basta tayo, kaibigan pa rin tayo, okay lang yun. Ganun. And then from Maris, you moved to UST. UST. Inabot ba Intramuros campus? Hindi na. Hindi. Ano ba ang Intramuros campus doon? Yung tapat ng ano? Tapat ng main building? Hindi, that's Intramuros. Intramuros campus? Oo. Hindi, ang naalala ko noon yung ano, piso-piso sa likod, sa dapitan. Piso-piso sa likod. Yung bilyaran. Ayun. Oo. At saka yung Mayrix. Naalala mo yung Mayrix? Hindi, Shakey's kami noon eh. Tsaka Goldilocks. Social. Hindi, tsaka social. Nag-iipon pa ako noon para makapasok sa Shakey's. May kaklase kaming mayaman. Ah, ganun ba? Ako rin. Kaya libre yung akin sa kanyan. Libre kotse na mapunta ron. Kaya hindi ako masyado nagtagal din naman doon sa ganun ba? So, sa school na yun. So, pero I had fun there din naman in the few years that I stayed there. Tapos, yung hindi. Kasi a lot of people think yung existing ngayon na campus ng UST, yun ako doon naglakad si Rizal. Hindi, 1927 lang yan, yung Espanya na yan. Okay. Akala kasi nila, sinasabi pag nagpunta ka, let's say, nagbasa ka ng mga vlog para bang Spanish architecture, hindi siya Spanish architecture, 1927 lang siya. Ah, yun. Okay. Uy, that's a trivia. Anyway. Thank you, Professor Francisco, for enlightening me. Okay. Pero, okay, yung nakilala ka dahil sa the Tigers. Yes, the Tigers. Paano nabuo yun? Ah, yun yung ano. Ito, merong ang tatay, ito talaga, ito nakakatawa to. Yung tatay ko, meron siyang negosyong bateryahan kami. Yung revolutionary Tiger batteries na per cartridge, wala pa nung araw nun. Siya ang nakaisip nun. So sabi niya, sige, kami gusto namin magsayaw, no? Gusto namin mag-ano. Sinong kayo ito? Ako, yung kaklasiko. Mga klasiko, we wanted, kasi hindi naman uso nung time natin yung talagang banda-banda eh. Okay. Tapos na yun nung time nila Tito Vic and Joey, nawala na yun eh. It's all dance groups na eh. So hindi na BSTN Company? Hindi na BSTN Company eh. Ano na, Penthouse Live, Penthouse 7 na nun, not even Martin's Penthouse Live. Kasi
Wala pa yung Penthouse Live doon. It was Penthouse 7. That was Archie no. Lacson. Wait. Archie Lacson. Penthouse 7 ka? No. Hindi nga ako doon. Ronnie Enaris yun eh. Okay. Mike Montserrat. Okay. But just Pico, para klaro, hindi ano to. Penthouse 7, 1975. Archie Lacson, sila Ronnie Enaris. Yeah, hanggang 79, 78, ganyan. And 81. 81, oh, February. Yeah. Wow, naalala mo pa. Yeah. Tapos? After nun, wala na yon. Okay, Penthouse Live. Penthouse Live. Martin and Pops. Oo, pero wala pa si Martin and Pops. Nauna kami kay Martin and Pops. Okay. By a few months. Okay. Tawag dito. Ayun, kami yung young group. Okay. Pero we came from Patok na Patok. Okay. Kasi yung Patok na Patok with Ariel Oreta, mm-hmm. ang director niya si Fritz and Van Deren, mm-hmm. si Direk Fritz. So, nagpunta kami doon, nag-audition kami, sabi niya, "Oh sige, you come back." Sabi ng tatay ko, "Oh, sasayaw lang din kayo. Magsuot na kayo ng Tigers na ano, tapos para may Tigers battery, ganyan ganyan mm-hmm. ganyan." Eh at that time, we were all medyo ano kami, hindi namin we were weighing, ano ba, how should we call us? Mm-hmm. Tayo ba eh the funky this or the mm-hmm. dance people, ganyan ganyan. So, I think God's hands din yun, no? Na sabi nga ng tatay ko, "Hindi, Tigers is the best kasi ang Tigers signifies and it's an epitome of grace and sharpness and yung pwede siyang cute pero with a bite." Okay. No? Eh syempre, tatay mo salta nang parang, "Syempre, ang galing ng tatay ko. Sige, Dad. Tigers, Tigers na lang kayo." Mm. Oo nga, Tigers. So parang ano na, parang andun na, it has sex appeal, it has grace, yun na nga, light on your feet, ferocious, ganun-ganun, ano. So, yun na, in-adapt na namin yun sa Tigers. And at the same time, Tigers batteries. Mm-hmm. After nun, yun na, the rest is history, dun na kami nakilala. Ibang-iba pa kami, na hindi kami, ikaw, brother mo, sinong brother to? Paulo, may Kuya Paul, Kuya Potch ko yun, Potchy. Elder brother. Elder. Tapos, sino si Lionel Lim, who is my classmate in high school since Maris ito. Maris ito. So, okay. So, sumayo kayo sa Penthouse Live before Martin and Pops. Yes, oo. Okay. Kinuha kami noon from Patok na Patok kasi si Ronnie Enares was looking for young group. Ronnie Enares ay ang si Tom ng Pipito Manaloto. Oo, si Tom. Oo. Ang si Ronnie, madugas si na si Tom. Si Direk Ronnie, who is a very, very good friend of mine. Kami, lagi kami na magkakama lang magkapatid, ama, lalo na nung mano, pero magkapatid lang. No? Very, very bad character in the city, but very good person in real life. Oo, grabe, sobrang bait nun. Even the family, even the father. So, yun ang, ano na, nang naging ano nung history ng Tigers. After nun, one dance lang kami. Thank you, Lord. It sparked the, ano talaga. Sila mismo naman nagsabi. Sabi nila, it was lagging in the ratings. Hindi masyado nga pinapansin yan eh. Pero nung one dance namin, nagulat sila, after mga 2 weeks, mga 2-3 sako ng sulat. Snail mail pa tayo nun, di ba? Oo. Ganon, sinabi nila, "So you want to be regular?" O sabi ko, "Oo, sige po." Everyone then, lahat gusto maging ano eh. Gustong, yun yung end all be all of a party dance ano eh. Lahat ng dance group wanted to be on Penthouse and Live. How old were you then? I was 17. So kailan pumasok si Martin and Pops? Si Martin and Pops pumasok after mga 6 months siguro, 3 or 4 months. Okay. Hmm. So tapos hindi naman kayo parang feeling nyo parang bang all of a sudden who are these two new people? No naman, hindi naman. Nakakatuwa naman kasi si Martin kasi bata pa rin si Martin noon. Mm-hmm. Si Martin was about I think 20 lang yata. Si Pops kasi ang kasing edad ko diyan eh. Mm-hmm. Eto nga Kuya niligawan Butch. Mo si Pops. Hindi. Mm-hmm. Nagkita kami, eto nakakatuwa 'tong story nito. Kaya sobrang love na love ko si Pops. Sabi nga sa akin ni Pops, "Oh Pops, sabi ko, sabi ko, ikaw kasi, matagal na, mga few years back. Alam mo, Pops, ikaw kasi crush na crush ko talaga nung araw pa." Sabi ko, "Hindi lang talaga ako nagkaroon ng chance eh, o ng pagkakataon." Sabi, biniro naman ako, "Pops, ang bagal mo kasi." Sabi,
tagal-tagal mo eh. Ikaw naman eh. Kaya nga ako pumasok ng ano eh, ng penthouse eh. Tatawa na lang kami. But it, you know, it's so nice pag ganyan yung pinag-uusapan after all these years. No? Kaya, yun. Ano, eh, sabi ko, eh, si Martin kasi, ano, wala si Martin. Wala, yan. Yung mga, lokohan lang. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang. So, teka muna. If you can describe, okay, paano ang ano to, ang fan reception nung araw? Sabi mo, sana bigas na lang yun, no? Oo nga, no? Mail ang natatanggap nyo. So, but how was the fan adulation nung time ng peak ng Tigers? Grabe kami nun. Ano talaga, you know, talagang yun ang, I'd like to think that it was yung initially glory days ko talaga. Kasi, ano eh, yun yung time na, it's not about show business eh. It was never about show business. It was about fun. Ano lang kami nun? Masaya, party-party kami every weekend. Kahit minsan di kami sasayaw, pupunta lang kami doon. Kasi open bar, di ba? Sosyalan lang, ganun. Hindi kami, wala. You didn't care about yung mga, walang mga press na you know nag-iikot-ikot doon para maghanap ng chismis. Wala, it was a party eh. Ayaw din nila Fritz noon, very snotty ang grupo na yan eh, medyo highfalutin nga sila yung tinatawag natin noong araw na ganoon, no? Hindi ganoon ang ganoon ang image of penthouse live, no? Live that time, oh, at that time. So it was the party of parties. Talagang the king of parties if yun ang tamang ano. Everyone wanted to be there. Lahat gusto nila. So doon, party-party lang kami. Yun talaga ang glory days ko. Yun ang pinakamasaya ko as ano. Na-offeran ka ba ng movie roles yung araw na maging teeny bopper? Nung nandun? Oo. Yes. Oo. Yun lang, at that time, wala naman nang silang kinakausap. Ako naman, out of respect for my, yung kung saan ako nakilala, o saan ako nag-ano, ay, nag-ask ako ng permission kina Direk Fritz, kina Fritz Infante, kina Ronnie Enares. Hindi nila pinayagan eh. Ano bang offer sana? Nalimutan ko na eh. Basta, production company? Yeah. Ano production company? Ko na, Regal? Viva was already starting that time. Well, siguro presumably baka Regal yan. One of the bigger, basta bigger ano. Kasi silang nagsabi rin sa akin, are you interested? Sabi ko, okay. Tapos they met about it, they met on it, they thought on yung nag-usap-usap sila. No. Kasi nga, bababa daw yung tingin sa, ayaw nila ng mga artistang nandun eh. Gusto nila mga, executive, college boys, mga ganun. Hindi siya showbiz eh. Yun ang imaging ng Penthouse Live noon eh. Naging talagang endearing lang pati to the masses si Martin and Pops. Kaya talagang nag-blow up na talaga into hanggang sa masa umabot na. Ganun. Oh, even they couldn't do movies that time. Mas naalala mo din rin, di ba? Oh, yun. They were very very strict sila. Yeah. Pero grabe kami talaga noon. Kasi kami talagang hindi ka ba tinerrorize ni Doña Buding? And then alam mo, it's ang maganda doon, it was family ang ano doon, atmosphere doon. Family talaga. Kaya miski nung nag-ano kami, meron kami mga Christmas outing. Mm-hmm. Yung mga special events, kami magkakasama, ganun. Masaya naman eh. Hindi, okay naman kami. Okay. And then from there, that's entertainment na ba yun? Hindi. Hindi nga. Okay. Ito na yun. Yun yung time na, kaya nga ito, it's misconception yun na, kasi nga, ang entry point ko sa masses was That's Entertainment eh. So misconception yung I started my career talaga with That's Entertainment. No. I'm very thankful to the Dutch Entertainment. Pero galing akong Penthouse noon, we were handpicked kami by Channel 7. Mm-hmm. Hindi kami pinili ni Kuya Germs, no? Ni Herman GMA Moreno. Talaga. No, hindi kami under Herman Moreno. It was GMA. Kaya nakilala ko lang si Herman Moreno, si Kuya Germs,
nung nandun na kami nag-meeting. Pero hindi kami yung pinili. No, it was never his decision. It was the company decision at that time. Anong year natapos ba? Hanggang anong year ka na sa penthouse? Penthouse? Uh-oh. 85. Kasi eventually kinasal na yun, di ba? Oo, kinasal. Nung kinasal yung dalawa ng 86, they had to stop it na. Oo, yan. Tapos, Dutch Entertainment was 86. After EDSA 1 na to, no? Oh, after EDSA. Okay. So, tapos, nagkakagulo. Nagkakagulo na nun. Oo, naalala ko nun. Kasi, natatandaan ko nun, pinatawag pala pa kami sa Malacanang. Mm-hmm. Kasi, gusto ni then President Marcos saka ni ni First Lady Imelda to nasayawan mo sila na tawag dito impluwensyahan namin yung mga young people na to gather and help them out, reach out to the masses at saka sa mga kabataan. Kasi medyo chaotic na. Unstable na. Ganun. Okay, so... Pero si... but, of course, si Kuya Germs naman had medyo a hand, siyempre, on... Okay. Di ba, kung sino, ito, medyo ganun. Pero kami, handpicked talaga kami. Okay, so sino yung mga original talaga ng Dutch Entertainment? Okay, si Jojo, Alejandro naging Jojo A. Sa araw namin, ako, tatlo lang kami nun ako, Francis Magalona, and Cheryl Cruz. Okay. Lea Salonga, I think, also. Mga bata pa sila niyan Lahat nga naging accomplished JC Bonin. Okay. Sino pa ba? Nanimutan ko na. Ramon Christopher. Okay. Galing ng Baguettes. Baguettes 2. Mga ganyan sina. Tapos yung tatlong Maria. Tina Paner, si Tina. Manilin. Manilin. Okay. And... Cheryl nga. Kasi one boy lang dati. Mm-hmm. One boy, two girls. Mm-hmm. Tanda ko ganun. Nalimutan ko lang ano. So, ang pinaka-naalala ko, yung talagang tatluhan lang Mm-hmm. Yung first, second week. Mm-hmm. Dumami lang on the second month. Tanda ako parang gano'n yata parang gano'n. Pero sa Wednesday group, ako lang, Francis Magalona, and si Cheryl. Did you think na lalaki at magiging iconic ang Dutch Entertainment? Yung time na yun, hindi ko kasi inisip yun kasi I was there to have fun. Alam mo yan na, bago na naman to, wala na yung penthouse. Bago na to, tsaka iba yung atmosphere. Dito, nakakapagsalita ka na, meron ka ng mikropono. Yung lagi, ikaw na yung I was having fun at the moment. Hindi ko na inisip. At hindi ka na tini-terrorize si Fritz Infante. O, hindi na. Diba, aminin mo, nakakatakot si Fritz Infante. Carino brutal naman ni Tito Fritz yun, si Direk. Love na love naman kami si Fritz. Kaya... Iyon, hindi ko naisip na magiging ganun. Pero naramdaman namin. Kasi after mga 1-2 weeks ng airing, grabe na, kahit saan na kami magpunta, yung mga kabataan, iba na mga teenagers. Tapos din na rin, ganun na rin. Yung kotse-kotse, yung hindi na kami makapasok ng GMA. Ang studio natin noon, yun na nga, isang... The small and the smaller. Ganun, grabe na yon. Although Tigers pa lang, ganun na rin kami. Ito story ako lang sa'yo, Kuebots. Nung kami ay, we were doing the rounds of the, maskwelahan ba? Eskwelahan. So sa sobrang campus dami, tour. Campus tour, oo. Pero at that time, ang tawag doon, Grand Variety Shows. Mm-hmm. Minsan tatlo, apat, no? Bayad sa amin, pang gasolina lang, 50 pesos, no? Para makaigot ka ng gasolina, gano'n. Iniikutan namin yan, di sika, mga exclusive schools yan. You're talking about creme de la creme, eskwelahan. Talagang yung tipo bang ang namamahala ng lahat, yung mga madre, mga ladies. Meron kami isang school,
na hindi ko na mabanggitin, basta super exclusive to. Okay. Lahat ng mga CEOs ngayon na may-ari ng SM, may-ari ng Rome, lahat yung mga doon sila galing. Yun. Lahat ng mga mayayamang yun, ganun. Ganun, no? Alam ko na. Ganun sila social, di ba? Okay. Eto na, no? Eh, late na kami. So sabi ko, hindi, ikot na tayo. Naglalabasan yung mga tao eh. Sabi ko, hindi, ikot na tayo. Sabi no, hindi, sabi ko, I promise the, ano, yung kanilang high school org na nag-imbita sa atin, baka sabihin, hindi tayo sumipot. Magsabi man lang tayo, magpakita man lang tayo na dumating tayo. Okay? O sige, sige. Man. So, okay. Pagbaba namin, naglalabasan na nga. Papasok, labas nila, bakal to, papasok kami para lang magsabi dun sa kanilang high school ano organization na nandito kami, sorry, marami pa kami pinanggalingan. Tapos biglang, oh my God, may sumigaw isa, oh my God, the Tigers. Oh, Tigers, oh, sigawan na yan. Ah! Hinabol na kami nung papasok. Takbo na kami. Takbo na kami. Eto na yung mga matik, tumatakbo. Hi! Get the boys! Get the boys! Yakoy naman sa taas. Ngayon na, wow, Tigers, Tigers, Tigers. Eto na. Ladies, ladies, let us show this young gentleman here that we are of proper breeding. E ngayon, tas takbo na yung may presidente ng kanilang high school organization. Sister, ganyan. Girls, they're here, the Tiger! Tung, 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 labas na kami. Yung mga, siyempre, yung pakit ko pa may, hiya-hiya ka pa, chik, ow! Sayo na kami, ganun. Ganun kami kalupit noon, even before pumasok kami ng Dutch Entertainment. So it is misconception that I did my, yung simula ko, no, hindi. I owe a lot to Channel 7 and to ano, of course that. Pero yung ang talagang glory days nung aming ano was the Tigers. We started with the Tigers. Sa penthouse. Penthouse talaga. Okay, sa tansya mo, ilang madre lumabas sa kumbento after that? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Piling mo meron. Hindi ko na ano, pero wag naman sana. Pero kasi kami ay Mary's boys pa, dala pa mundi kami rosario lagi, dahil Mary's boys nga kami, lagi may so. Sisingilin ka sa langit. Sisingilin ako sa langit eh, diba? Kaya okay na rin. Napariwala si sister. Ano to dahil sa inyo? Nakakatawa yung ganun talaga eh. Oh, ladies, let us show this young gentleman. The typical ano ba, nakakatawa. Pero ano ba, ngayon na pag-usapan lang naman, were there ever girls who threw themselves at you? Yeah, there was quite a few before, but yeah, pero siyempre hindi naman ano, hindi naman ano naman tayo nun eh, medyo managed manageable naman yung ano, hindi naman ako gahaman ba. Okay. Siyempre you're young, di ba, you're ano, pero marami akong mga naging friends talaga noon. Okay. Sige. Hindi manonood yung misis mo ngayon. Hindi sila manonood. Eh, tsaka malayo naman ng agwat namin. My wife is 15 years my junior. Eh. Ah, okay, we'll so, get to that. Okay. Teka, okay, so that's entertainment. Sige. Sino yung mga naging crush? Actually, halos lahat crush yata naging crush eh. Lahat yan naging crush ko. Lea Salonga? Hindi, kasi mga bata pa sila nun eh. Mga ano sila eh. Hindi ko... Alam mo, hindi ko mas... Wala. Ang akin... Ang sinasabi ko sa'yo, ang hindi lang bata doon si Maristela at si Carmelites. Sila lang hindi bata doon. Malangit naman si Maristela, no? Okay. Oo. Hindi, kasi at the time, more ako on the... Hindi ako sa showbiz kumukuha ng girlfriend. Ganun na lang. Aha. Hindi ako ganun. So walang like sila Cheryl Cruz? Hindi naging, kasi una-una si Cheryl at that time, she's too young for me. Hindi naman ano, pero ngayon pwede na. Eh pa ba? Okay. No, maiba na lang. Sabagay, ako na yung ano, si Federico tsaka si Harleen. Oo nga eh, di ba? Oo. Oh, si who would even think, di ba? Oh, di ba? Pero sino mga naging kaibigan mo talaga sa That's Entertainment? At that time, meron kaming lahat naman okay naman kami, no. Pero si Nadia was a good friend of mine kasi si Nadia was ano eh, May mga common friends kami, mm-hmm, si Nadia. Sino pa ba? Actually, si Nadia lang medyo naging, ano ko noon, paalis pa na ako noon. Lanak, hindi na kami masyadong, ano noon. Tawag dito,
hindi na ako madats noon. Okay. No? Pero naging magkaibigan kami. So, Nadia is a very level-headed woman. I, to this day. Ano? Oh, so, so wala naging girlfriend at all? Wala, kasi nung time na yon ang mga naging girlfriend ko, hindi, usually, mga college. Ano, yun ang, bakit know? Hindi ka nagkaroon ng love team? Pinapares nila ako nung dati kay Gigi De La Riva. Mm-hmm. No? So okay naman kami ni Ganda Gigi. Yun. Oh, kami ni Gigi. Kaya lang she got married. Nag-asawa na siya at agad nung time na 'yon kay ano, anak ni kapatid ni Kuya ni Bong, ni Senator Bong. So si Direk ano, si anong pangalan si Direk? Si Direk wife. No, husband ni ano? Gigi. Husband ni Gigi. Marlon. Oh, 'yon. Si Direk Marlon. Oh, si Marlon. Okay. So sila na rin parang naging mag-boyfriend na rin. Hindi na ako, hindi na rin nila tinuloy yata nila ano. Eh para at the time hindi rin ako masyadong palo sa ganun eh kasi again hindi ako eh kung matigas ulo ko noon or ako eh ano eh hindi ako ano masyado sa ganun sa mga love team eh. I've always been a man all my own, yun nga sinasabi ko, hindi ako dependent. Ayaw ko maging dependent sa ganun ba. Sino mga ano mga fan memories mo sa Dutch Entertainment? Sino, may naalala ka bang mga nakakatawang mga kalokohang ginagawa? Oy, dami. Marami ba? Ha? Sino ba pinakamaloko? Halos lahat actually. Lahat. Oh, lahat pati mga babae. Ay mo. Hindi ko na hindi sila-sila lang, ano nun, hindi ako masyadong, you kasi know, alam mo, you've always been a very good host, ba't natatangkot? Hindi, alam mo kasi, hindi, to be very candid, yung, ang Dutch kasi for me was, it was more of a, an outlet for my artistic talent. Mm-hmm. Yan. So Dutch, nakakakanta ako, nakakasayaw ako ng gusto ko, nakaka-arte ako, ganyan. Mm-hmm. Pero after nun, wala na eh. Ang mga barkada ko pa rin nung high school, college, hindi ko sila naging barkada eh. Kaya, magkakaibigan kami, no? We're good. Pero, wala akong, hindi katulad sila ngayon, sila yung I've always been with my old friends eh, na, who, hindi naman, well, I do not know kung tama yung who kept me grounded, na ano, na kasi baka naman lumabas na sila eh thinking na ano sila no high and mighty and strong. Pero ako ever since mga barkada ko noon, siya pa rin, silang mga barkada ko pa rin. Maski na nasa showbiz na ako, hindi ako bihira rin akong umattend ng yung mga parties, ganyan, hindi eh. We're friends. Pero hindi ako naging barkada sa kanila na we go out together. Nakikita kami, disco, nakikita kami sa bars. Nagkaroon ka ba ng intriga ever? I mean, not na people's tonight ka ba? Ang isa lang yata na ano, is yung kami raw ni, eto matakakatawa to kasi si Jano pa ang involve eh. Tumawag pa siya sa akin. Pare, alam mo ba nasa ano tayo? Oh, ano yun? In-interview pa kami ni Ate Ludes. Lahat kami, in-interview. Lahat ng supposed to being, ano daw, may, mga naging bading daw at relasyon sa Dutch Entertainment. Kayo ni Jano? Kami daw ni Jano. Okay. Also, in-interview si Jano separately. Ako in-interview separately. Alam mo, lumabas, isa yung sagot namin. Eh. Ano? Basta tanda ko, hindi eksaktong ano, pero ang essentially ganito, nung tinanong ako, Joe, bading ka ba? Sabi ko, oh my God, sabi ko. No, sabi ko, tomboy, pwede. Pero bading, hindi. Sabi ko, saan galing yan? Ano yan? Kasi si Jano raw, ganyan. Si Jano naman, ang sagot yata ni Jano, ako, bading, matagal na. Parang gano'n naman yata yung kay Jano. So, I mean, pareho kami essentially naman. Tapos kaya magkita kami, pare, oh. Pare, nag-kiss daw tayo. O nga, ano ba? Labas dila daw ba? Hindi ko alam eh. O gano'n, hindi ko alam eh. Kiss kaya kita ngayon? Sige, kiss tayo. Yung mga gano'n, gano'n. I think yun lang pinaka naging intriga. But other than that, wala na eh. I don't know kasi, ano lang ako eh.
chill lang ba? O cool lang nga kasi ako noon ever since. Eh, hindi naman ako. Dito yung mapatunayan talaga. Hindi totoo yung kasabing when there's smoke, there's fire. Kasi kaya wala namang basis talaga, di ba? Yeah, wala. Walang ano. Were you even close to Jano that time? Well, close to the point na kasi iisa yung girl, iisa yung babaeng nililigawan namin before. Sino? Siya. sa Amerika na. Oo nga, sino nga? ano yan? Ano siya? Siya, Rustansiang VIP, Mary Noller. Ganda. Ganda. Rustansiang VIP. Ting-ting ko huwang ko. Uy, got not the bad. Not bad. Pero, hindi nyo ka-batch. Hindi nga batch. Pero, basta yun naman. Okay. Very pretty, very intelligent, very smart. Kaya lang, wala. Loko-loko ko nun. Hindi pa ako ready magseryoso. So, yeah. Hindi rin nag-ano. Pero, you were getting paid how much at that entertainment, no? Nalimutan ko na eh. Pero we were getting higher. Mm-hmm. Yun ang pagkaalam ko. Because as the original. Yes. Siguro this is the most, ano yung, na lang, naawa ako dun sa iba eh. Kasi sabi ko, ito, sinabi ko na rin kina Carmen Lights nito noon eh. Kaila Ate Carms at saka. Kaya Kuya Germs, kay Herman Moreno noon sabi ko. At that point, sabi ko, let us not, wag natin tawagin silang, tawag dito, original. Mm-hmm. Sabi ko, pag ikay sumali na sa DATS, original ka. Mm-hmm. Siguro we will differ only in batches. Okay. Ganon. So sabihin na natin, batch 1, batch 2, batch 3. Kasi yung iba nadi-discriminate eh. Huwag natin discriminate. Hindi ka original. Nagaganon. Nakikita ko yung faces ng mga tao. Parang, hindi kami ganon. Hindi kami original. Ikaw, gusto mo ba founding members? Founding members, man! Galing mo talaga. Di, parang ano? Galing talaga ito. Parang, diba ba? Pag may foundation day. Foundation day, founding members. Ngayon, ganon. Ganon. So sabi ko, tawagin na lang natin different batches. Ganon. Para hindi mo masyado ma-discriminate. Nasanay na sila eh. So, okay. Yung kapatid mo si Toby ay nag-bold sa Seiko. Yeah, nag-bold ba siya? Kasi hindi ko pinanonood pag yun ang ginagawa niya. Kasi nagpo-promote sa amin. Nagpo-promote nung nasa ABS-CBN, nagpo-promote sa amin niya. If it's Seiko, it must be bold. So, hindi pa ba pito-pito na ba noon? Hindi pa, no? Alam mo, yung pito-pito, hindi mo totoo yan. Sasabi lang nila yun. Actually, 3 days lang, no? Hindi. Ang insyang was more than 2 weeks. Hindi si pito-pito yung gano'n. Pero, were you ever considered to go to accept sexy roles? Okay sana sa akin, eh. Pero, may offer nga. There was an offer. Okay. To do a kissing scene. Pero with a man. Kailan to? Nalimutan ko na eh. Uso na ba BL nun? Basta ganun ang ano. Sabi ko, sinong man? Nalimutan ko na kung sino si... Sino nga ba? Si... Naging barka-barkada ko rin to nun eh. Pangalan nito? Si Raymond! Bagatsing? Yata, parang ganun. Kasi si Robby Tan pa nagsabi niya sa akin eh. Sabi niya, ayaw mo nun, sabi niya. Oh, first kissing scene mo na ano. Eh, sabi ko, boss, kay Gretchen nga, hindi ako pumayag. Kay Raymond pa. Pinanggihan mo si Gretchen Barreto? Alam mo, kaya ako tinanggihan. Ito tawa nga si Gretchen to nung nalaman niya eh. Yung meron kasi kaming dapat kissing scene dun sa movie namin na tawag dito yung Demonyito Demonyuta. Seiko. Joe, kissing scene kay ni ano, sabi ko, dumulong ako kay ano, nabuta ko ng director namin, sabi ko, wag na lang direct kasi very uncomfortable. Ikaw ba uncomfortable? Kasi baka hindi ako tumigil eh. Alam mo 'yon. Baka mamay masyado kong hanap-hanapin ko yan. Huwag ka na tayo magsimula na hindi natin tatapusin. Ganun ako eh. Huwag natin. Noong muna ni Gretchen, tinatanggihan daw. Hindi ko siya tinatanggihan eh. Pero, opportunity na yun. Tapos mabibitin lang tayo. Huwag na lang. Kung ganun lang din, huwag na.
himas-himasin niya na lang ako. Okay ba yun? Pero yung magdatagpo, baka mamaya, kung ano pa, mahirap na ako. So, wag na lang. So, in other words, kung kikising din lang, all the way pa rin. Yeah, all the way pa rin. All the way. Di ba? All the way. Kaya nga, Jojo A, all the way. Huwag mong pipigilan. Mm-hmm. Sayang eh. Di ba? Okay. Kaya natawa si Gretchen nung nag-aalala. Hindi ba devastated si Gretchen Barreto? Screen goddess of all time. Tinanggihan ni Jojo. Kainitan eh. Lalo ni Gretchen. Oo, oh, diba? The time na yun, di ba? Ano? Wait, excuse my French. That's allowed here. Ganun ba? Sabi ko, talagang pinag-isipan ko eh, pero hindi. Eh, crush naman natin lahat si Gretchen, uh-huh. Di ba? Sabi ko, hindi, wag na lang, talaga, wag na lang. Kasi baka mamaya, baka ma-offend si Gretchen. Or, baka tumuloy, mahirap na eh. Nagkaroon yata siya ng emotional depression. Ayun, chika. Hi, Gretchen. Who's still so beautiful up to now, no? Grabe, no? So, kayo ni... So yun ang in-offer sa'yo? Yeah, so... Okay. Pero, of course, I said no? So, you've never done any kissing scene? No, I've never done okay, any kissing scene. And hindi ko komportable doing, showing your body? Hindi ako masyado. You never had a chance? Oh, never eh. But now, okay lang. Gusto mo ba? No! No! Oh my God! Parang, oh no! Naalala ko yung mga indecent proposal ko nun sa, let's not call it indecent. Ano lang yung sa movie, no? Yung mga proposal ko noon sa mga gay noon, no? Nung araw, di ba? So, ganyan. Malagi sinasabi noon, you know, I don't have anything against that, no? Sabi ko. In fact, pag iniisip ko, I find it exciting. Kaya lang, parang hindi pa ako ready, sabi ko. Don't worry, pag ready na ako, you'll be the first one I'll call. Sabi ko, di lahat naman sila, oh my God! Talaga, Joe, ako, talagang, kasi nakikita namin, talaga, oh my God, ganun sila dati. Siyempre, fresh na fresh pa ako, no? May pugi-pugi pa tayo. Eh, naging mga kaibigan ko na. So, siyempre, nagka-edad na kayo. Ngayon, di ba? Eh, nakikita kami, iba, oh, gusto mo, may na, pwede. Ay, ayaw na namin sa'yo! Hindi, ayaw na namin. Ngayon, pwede na. Subukan natin. Hindi, ayaw na namin. Ay, Diyos ko. Alak sa loob mo pa. Wala ka na. Eh, kung i-call ngayon, hindi, nung gibiru pa lang din naman. I'll ask my wife. I will ask my wife. Ganun lang naman yun. Teka, may nag-text. Okay pa rin. Okay lang daw. Okay lang daw. Picking up on the offer. Oh, picking up on the offer? Wow. Wow. Exciting, ah. Hindi, pero hindi nga. Kasi yung brother mo, si Toby, hindi mo napanood yung movies niya noon? Hindi ko napanood kasi hindi ko, at that time siguro busy ako sa But was your family, I know you come from a very conservative family. Ang kuya Toby naman kasi ano siya eh, in the guise of art. For art's sake, di ba? Oh, hanggang ngayon hindi ko pa nga nakikilala si art eh, hanggang ngayon eh, di ba? For art sex yata yan eh, di for art's sake eh. No? So, pero hindi na freak out ang parents mo? No, hindi naman Ang nanay ko naman very supportive eh. Tsaka alam naman niya na medyo kumbaga umabot naman yung kanyang ang pagtuturo nila ng tama, no? Na hindi naman mapapariwara or something, or he will know his limits, ganun. Hindi para nag-andi ang alam ko eh. Really? Ewan ko basta parang may kinikwento nung ini-interview ko siya noon, parang may ano eh. Oh? Hindi ko rin napanood. Pero ano kasi yung kuwento, because mahilig talaga ever since eh. Siya yung artist talaga na actor eh. Siya yung tipong, he's the, ano bang kasi, term siya, doon? Anong araw, di ba, lumabas siya sa Grease. Oh, yung Grease. Naalala mo pa yung galing mo ah. Grease. Tapos you had the TV show, di ba? So, yung Grease Intercon. Oh, Intercon. Yes, correct. Si John Travolta doon. Si John Travolta. Okay. So, tapos, how is he doing now? Where is he? He's okay. He's okay. Hindi na nga lang siya ganun, kasi hindi masyado ngayon ang showbiz din. Napanood ko siya doon sa isang Sharon Robin movie.
Tagal na yun. 2016, 2017. 2016 ba? Oh, well, yeah. Hindi ko na ma- yeah. Well, yeah. Yeah. Pero ngayon, hindi siya masyadong... He's painting. Okay. He's painting. Married. Yes, so he's married. Happily? Yes, I hope children. So. Okay. With children, yes. Two beautiful daughters. Uh-huh. Parehong inaanak ko. Okay. He's okay. He's okay. Okay. Doing well. Madalas kinikita pa rin? Oh, every so often. Kasi, ano eh, magkasama sila ng mommy. They stay in the same area. So, pag pumunta ako sa mommy, nandun na rin siya. Mm-hmm. Okay. And you married a beautiful woman, 15 years your junior. She's Ana Gia. Yes, Ana Gia. Ana Gia. And sa UP, she graduated magna cum laude. Yes. And when she went to Ateneo for her graduate studies, she was summa cum laude. Yes. So, so paano nangyari? So, yung rea... Oh, anong ginamit mo? No, I'm her balance. Oh my god. Anong helmet ang sinuot? Solid. Okay. Solid helmet. Okay. Eh ano eh? Hindi kasi at that time, ano na eh, wala na ako noon sa showbiz. Nag-start na akong magtrabaho. I was mentored by ano eh, EA ako ni Ed Salcita, one of the better, more brilliant public servants that we have, mm-hmm. we had. No? EA is executive assistant. Executive assistant. Okay. Kasi nung ano siya, I wanted to get into yung parang corporate na lang. Mm-hmm. Nakilala ko yan mm-hmm. ng ano. So, sabi niya, you're from show business. Ayaw mo na. Sabi ko, boss, ano na ako eh. I want to learn that. You know, the trade, at that time, siya yung, PEA, Public mm-hmm. Estates Authority, tapos naging Board of Trustees ng Pag-ibig, and then he became congressman. Mm-hmm. At that time, he wanted young people around him, mm-hmm. yung may energy, ganyan. Mm-hmm. I didn't mind na maging, utusan ka talaga eh, pag-EA ka, utusan ka eh. No? Mm-hmm. But I was learning eh. So, kasama niya ako lagi, jogging. Kaya yung iba doon, di ba, ano yan? Artista yan. Yan. Ayaw niya ng ganun. Hindi naman sa ayaw niya, pero hindi niya, ang usapan namin, walang ganun na, ako, boss ko siya, ganun. Kaya he liked the way I work. So, yun, naging, siya, hanggang na manalo siya ng congressman, I went with him to Congress, and I became his chief of staff for a term and a half. So, yun ang maganda sa kasi nga yun yung nalaman ko naman about business and politics. So, alam ko even bago nga maging congressman pa yung iba diyan, naging senator, naandun na ako eh. Alam ko na how it works eh. Kasi and that's why wala na rin ako doon ngayon. Kasi alam ko na how it works and it's not for me. Okay. So, and then you have how many children now? 4. And the names are Alfredo Paren in para ano yan eh, Alfredo Alexander pangalan ng tatay ni Ana at saka tatay ko, Aurora Leticia pangalan ng nanay ko at saka nanay niya, tapos yung susunod lalaki ulit, Alfredo Emmanuel pangalan ng tatay ko at saka pangalan ng Lord, yung dulo Ava Marie. Pinalit namin yung Ave Maria, ginawa namin yung A, pinalit namin yung E, nilagay namin para hindi Ave Maria, Ava Marie, na inaanak naman ni paring Ted Perenya. How's married life? And as how's being a family man? I always joke about it. Pag family man ka pala, tama pala yan. Kasi pamilya rito, pamilya ron. So, anong pinamimili mo. Di ba? Di, pero alam mo, ito, I always say this. I have imagined the joy of driving a sports car. Imagination pa lang yun. Alam ko na kung anong saya. I've imagined the joy of living in a beautiful house. Mm-hmm. Imagination pa lang yun. Alam ko na kung gaano kasaya. But I have never imagined the joy of being a father and having a family.
na ganun pala talaga kasayain ka, full, magiging fulfilled ka. So, it's very fulfilling. Napakagandang ano. Kahit nawala na yung, kasi sanay ako ng ano eh. Sanay ako ng, I never imagined kasi myself being married eh. Kaya late na ako nag-asawa eh. Parang feeling ko, ano nila ako, driving a sports car, living in the penthouse, ganun. And I was on my way there already eh. Pero no, then ganun pala, I met Anna. When Anna was born, ay nag-JS prom ka na nun. Oh, JS prom na, ganun, di ba? Ikot-ikot na tayo. Ganun. Yeah. So, wala nang ano. And it's good. It has its ups and downs. Kasi ngayon, hindi ko na alam pala na, ang dami ko palang hindi alam sa buhay. Okay. May vast knowledge. Aware ba si Anna sa Tigers? Alam niya na lang kasi ngayon because of technology meron ng YouTube, meron ng ano. Alam niya pero hindi niya talaga syempre nakita yung glory days noon eh. Kasi naman nagsasakal pa lang siya sa milk bottle niya noon. Oo nga. Pero nagugulat. Hindi pa siya noon. Pero nagugulat siya kasi katulad yung 50th birthday nung 50th birthday o 45th birthday yata ni Kenneth. Yung mga talagang ano ni Ken, kaya nagiging kaibigan namin yun. Yan sila Ken, the one who Kenneth, sino ba alam ko Kenneth eh. But, Kenneth Yang, si Ken Yang. McDonald's. Oh. Tapos sina kumpare ko pa yan sina Mark Tirit, yung mga old talagang the creme de la creme talaga sila ano sila Jeff Nang, sila mga kumpare ko yan, mga naging gulat siya, yung mga special birthdays niyan, yung mga ano, ang request nila is to dance with the Tigers. Ganon. So, alam niya yung, ano, yung, there's even a time, si, eto, hindi ko makakalimutan, kasi kaibigan ko rin si Rubina, ano pa si Hokong Wei. Pero, ahead naman si Rubina sa atin, of course. So, pero, si Liza, yung kanyang 40th yata ni Liza, or 45th, or 50th or something, ang surprise sa kanya was me to go there. Because kasama yun sa ano niya eh, na mamita ko eh. And she's very nice, ano ha, si Liza, Liza. I'll never forget that because we had lunch, we had, ano, during her birthday. And siya nagre-remind sa akin na, oh, we used to, ano, miski nga si Sharon, si Sharon, pag nagkita kami ni Shawi. Siya mismo kikento kami, alam mo ba, Jo? Ano si Shawi? Siyempre, ano si nakakatuwa yan, di ba? Mm-hmm. Alam mo ba, Jo? Noong high school kami, pagdating ng Lunes, nag-huddle na kami lahat. Napanood niyo sila? Napanood niyo ni Tigers? Ganun kalupit nung araw yung grupo na Tigers noon. Ganun, ano talaga eh, ganun ang na-achieve nung grupo namin. Kasi wala namang ano, puro pakitkat, di ba? So, yun ang nakakatuwa. Yun ang naaala. Kaya nagugulat siya, kasi puro ganun. Yung wife ko si Anna, nagugulat siya, ganun ang reception at saka ganun yung gustong, yung memory of the Tigers. Eh, yan, hindi na inabot yun kasi bata. Hanggang kailan mo sa tingin mo, kakayanin mo yung mga dance moves mo? Wala namang, pag let's say, pag dumating na ba ang panahon, may arthritis na sa tingin mo, kakayanin mo? Bumigay na nga itong tuhod ko eh, actually. Ha? May pag naglalaro ako may naglalagay na ako ng brace kasi ano nagkaklak na nag-ano siya ng twist. Hindi totoo. Meron nga akong TikTok sumasayaw ako nung biglang bumigay live. It happens pala even to Jojo Alejandro. Hindi totoo. Yeah, oh, pero hindi naman ano, hindi naman ganoon ka ano. I can still do it. I can still. Miski nga yung TikTok ko okay pa eh. Sana i-follow nila ako. Sige. Yun. So any regrets? Na hindi mo nahalikan si Gretchen Barreto. Bukod doon? O, mas magsisisiye mo hindi mo nahalikan si Raymond Bagatchi. Papunta na sana ako doon. Oh my God. Or hindi niya natuloy yung kasi niyo ni Jano Gibbs. May regrets. Regrets. What? Kasi now,
Siguro at 20 years ago, I would have thought of regrets. Pero ngayon, parang I'm just, siguro sobrang happy ko na nakalimutan ko na yung dapat supposed to being regrets. Ano na eh, na hindi na ako, I don't, di ba, there are no bad things in life, only lessons learned, sabi nga nila eh, di ba? Eh, yung mga supposed to being regrets yun eh, yun supposed to be those the things that I learned from eh. So, hindi na rin regrets. Ang siguro, ano ba ang pwede kong sabihin? Show business-wise ba yan or ano? Show business? In general. General? Even personal. Was there even ever a sad chapter in your life? Kasi parang, pag nakikita kita, lagi ka masaya. Well, meron din naman. Alam mo kasi, ano ako eh, yung pag hindi masyadong maganda at ano, as much as possible, meron yata ako sa utak ko na selective memory. Tinatanggal ko na agad para hindi it, di ba, sabi nga, I read somewhere na the only thing though that will make you feel bad about anything in your life is your past. It's never about the present. It's never about the future. It's about the past. So kung ikay malulungkot at ikay sasamaan loob, it's always about the past. So anong gagawin mo? Hindi ka malungkot, alisin mo na yung past mo. Tanggalin mo na yung hindi mo gusto. Basta you get the things na maganda, yun na lang isipin mo, anong napag-aralan mo, anong natutunan mo, yun ang i-keep mo. Pero yung past, wag na. So siguro, ganun lang, naano ko na yung utak ko sa ganun. But remember, history repeats itself. She should never forget the past. Oh, that's well, totoo naman yan. Otherwise, you will commit the same mistake again. well, siguro, in that area, selective pa rin. Selective pa rin. Yung dapat mo kalimutan ng husto, no? Ng lahat. Pero ako, as far as personal, are concerned, things that in life, hindi ko na masyado. Siguro, yung I should have concentrated more on singing. Kasi, nakakatawa, Kuya Butch, kaya nga ikaw, kanina, I do not know if, sing, but I'm actually a good singer. Hindi mo lang napursu, no? Hindi ko talaga napursu, eh. Kaya hindi masyadong tumatak. No, oh, hindi tumatak. Kaya every time, so tama pala yung intro ko? Tama. Okay. Every time I get invited, no? Tapos kakanta ako, lahat, itong galing pala nito kumanta. Ang tanda ko na, yun bang alam yan? Dati ang sagot ko, ngayon medyo, ano ba naman, ang gusto, ang galing ko nung araw pa, ang galing ko na. Siyempre, kasi komedya ka na, okay. Tanggap na nila. No, pag sinabi mong, ano ba naman, galing ko. Hindi, sabihin lang, yabang talaga ito, ever since, gano'n naman. Pero pag sinabi mo, galing ko, maski si, okay. Gano'n. Pero hindi na pursue. Hindi ko na. Pero ang pinakamasayang masaya ko talaga, yun na hindi ko ni-regret is yun, I went into hosting. Mm-hmm. I wanted to be the David Letterman and Conan O'Brien. And by God's grace, I was able to achieve it. So, king of late night nga eh. So, at yun sila nagbigay sa akin nun, hindi ako. At napuyat ako dahil sa'yo. Ang mga eye bugs ko ay dahil sa'yo. Ganun ba? Naging medyo late night. Oh. Lahat ng late night. Nandun na ano. At believe me, pinapanood ko talaga. Oh, thank you. Ito mo, miski ngayon. Oh. Luzon, Visayas, and Mindanao. And those watching all over the world. Late pati na tayo. Pati actually, mga band members mo. Oh. Kilala ko. Talaga? So, ganun ka-devoted. Pero, hindi, yung final question ko na lang talaga. I hope you don't mind, ha? Yeah. Okay. Mahilig ka ba talaga mag all the way? Yes! Mahilig ako mag all the way. I do not do anything. Lahat ng ginagawa ko, not half-heartedly done. Kailangan all the way. Kung ako'y magmamahal, all the way. Kung ako'y lalaban para sa bayan, all the way. At kung ako'y makikipagkwentuhan ng kasarapan at tukol sa buhay, all the way, lalo na kung kay Kuya Butch Francisco. Okay. All the way ako. Ayan. At ganyan, all the way kasi ibig sabihin, siya ay passionate as an artist. He will never do things half-baked. Everything has to be all the way. Friends, Jojo A, all the way. Thank you very much. Thank you.